Hello ka umami! Thai sausage naman ang ating kakainin ngayon. At ito po yung sausage dito sa Thailand na meron ng kanin sa loob. Hindi mo na kailangang iulam sa kanin dahil meron ng kanin sa loob. At usually, hindi po nila ito pinapang-ulam talaga. Kinakain lang as a snack. At madalas po ito makikita sa mga street foods. Ayan. At kinakain po ito with hilaw na repolyo. Ayan, fresh repolyo. At merong fermented na luya, yang luya na inatsara po nila at napakasarap, and green chili. Subukan natin! Hindi ko na ginupit-gupit para makita nyo kung anong itsura niya noong hindi pa hiwa-hiwalay. Ayan, so ganyan lang po siya ka-cute, pero meron din pong ganitong klase ng sausage na malalaki din. Ito ay pang bite size lang. So lalagyan natin ng luya, lagyan natin ng repolyo. Mamaya ng chili, baka sinuksinukin na naman tayo. Masakit pala. So maasim na nga po siya at napakasarap, match na match dito sa repolyo. At yung maasim-asim din at matamis na at charang luya. Mahirap palang kainin kapag isang kagatan lang. Try ulit natin ng kalahating kagat lang. Ang sarap. Hindi na tama kapag salita. Ang sarap pag maanghang. Itong luya po ay hindi maanghang dahil yung hilaw na luya ang gamit nila na na-ferment na. Ang sarap. So hindi po siya sweet. Nakatulad ng ating longganisa. Malasa, mabango, at maalat-alat na maasim. At dito po sa Thailand ay depende sa tao kung gaano kaasim ang gusto nilang kainin. So, pwede mo itong, after mong bilhin, pwede mo itong i-keep muna sa ref para paasimin pa. So, ito po ay 4 days na sa aming ref dahil mas gusto ko talaga ng maasim na ganito. At yung iba ayaw nila ng maasim, kaya ang ginagawa nila after bilhin ay lulutuin na. So, niluto ko lang po ito sa air fryer. Diyan yung aking anak. At sa mga street food ay niluluto po nila ito sa uling. Iniihaw sa uling. Ang sarap ka, umami. Ang mga Thai kapag kumakain, isang subo, isang sili. Pero hindi ko kain ang hang. Ang sarap. So wala na akong kanin ngayong dinner dahil meron na nga pong kanin sa loob. At nakakabusog na itong mga repolyo. Ang sarap. Malasa po siya. Kaya, match na match dito sa matabang na repolyo. Pero manamis na miss ang repolyo nilang hilaw. Abango po dahil sa mga herbs and spices na nilalagyan nila sa loob. Merong lemongrass, garlic and onion, paminta, coriander root. Ayan, yun pa yung isa pang nagpapabango at nagpapasarap sa kanilang mga sausage at maraming bawang. So minsan, yung po mga ibinibenta nila sa mga street foods ay meron ding ganitong saikrok na merong noodle sa loob. Next time, papakita ko naman yun. Mas malalaki naman yung size nun. Merong glass noodle sa loob. So, nakakabusog din. Ang sarap. Oo.
mataba-taba po siya. At ang tamis ng mga gulay. Ayun na naman po ang bagyo, mga ka-umami. Maanghang. So, ang bentahan naman po kapag bibili ka sa mga street food, 15 baht ang I think 3 piraso. Hindi ko na maalala kasi yung malalaki, may pahaba siyang ganyan, 10 baht lang ang 1 piraso. Pag ganitong mga sizes, hindi ko sigurado kasi kapag ganitong sizes, bumibili kami ng isang pack sa grocery store at kami na lang ang nag-air fry para anytime na gusto namin kumain, may stock kami nito. Kami na lang mag-iihaw. Ang sarap. So sa mga kababayan po na nandito sa Thailand, may mga kakilala kasi ako na bumibili daw sila, hindi nila nagustuhan dahil napaka-asim. So kapag bibili ka po, meron silang separate, itatanong kanila kung maasim or yung ordinary. Ayan. Kasi yung iba ayaw po ng maasim, pero ako gusto ko. Ang hirap muli eh, dahil sa repolyo. Sa atin, kinakain po ba ang hilaw na repolyo? Parang hindi, no? Ayun po siya, mga ka-umami. Nagmamantika. May taba-taba. Sarap. Dati kapag kumakain ako ng ganito nung una pa ako dito, nung bago pa ako dito sa Thailand, gustong gusto ko kasi ito nung una kong na-try. Pero itong mga ito, hindi ko gusto. Tapos kapag nilalagyan nila sa supot na kapag bibili ka, sinasabi ko, wag nang lagyan ng gulay. Nagtataka yung nagtitinda. At nung nagtagal na, nagustuhan ko na rin, napakasarap pala. Ang anghang. Pero hindi rin naman masarap pag hindi maanghang. Nakakabusog po siya. Yung isang piraso, marami kang makakain na gulay dahil napakalasa niya. At paki-comment naman po below kung meron bang ganitong klase ng sausage sa atin bukod sa longganisa. Kung nagustuhan niyo po ang video, please share. Baka ikaw naman ang susunod na lucky sharer na mapapadalhan ng GCash. Thank you for watching. Pero hindi pa nagtatapos dahil gusto ko pa. Ang sarap po ka, mami. Kailan ako? Nakapito yata akong piraso. Ayan. Imagine, ang dami. At ang dami mong makakain sa gulay. Sa isang, sa pitong piraso. Ang sarap.